yata ito. Sabihin na natin. Sana maganda kalabasan. So, welcome back sa inyo mga master. Ito na ang update natin dito sa Project Cat Corolla Big Body. Dahil tapos na yung pag-primer namin, paglalatero, simulan na natin ang pag-base coat and top coat ng body. Sana matapos nung ngayong araw para maisalpa ko na yung mga ibang parts tulad ng garnish, di ba pa? Ngayon, nire-ready na nila yung Corolla. Minabalot na yung mga kailangan di matama ng pintura. Ngayon, ginagawa ko dito, naghahanap ako ng mga parts ng Corolla. Tulad nito, mga molding. Ngayon, tamba ko na matagal. So, ngayon, hanapin ko para makompleto ko at may salpa ko after mag-rating. So, babalik na ako. Sana wag mulan. Pa-isip ko yung bakit inabot ng 1 year bago nasimulan ulit itong Corolla Big Body. So isa sa reason ay yung budget. Pangalawa, kinonsider ko muna dapat okay yung makina, yung condition ng makina. Okay yung wiring, lahat gumagana. Tapos wala na yung mga bulok, ganun. So, sa project car part na talaga yung nabutin ka ng taon bago matapos yung project. Yun na nga, isa sa mga dahilan bakit natatagalan yung budget tapos yung parts, availability ng parts. So ngayon nakabenta ako ng mga bike, so nagkaroon ako ng budget. And nadagdagan din ako, kaya pinagawa ko na agad yung mga wiring. Tapos bumili na ako ng paint. Para matapos na to. And maparistro na magamit na sa pang daily. So ngayon, sakto rin tong panahon. Dahil April na ngayon, mainit na. Maganda magpintura pag ganitong panahon. So every week lang kami nagkumagawa, kaya medyo natatagalan. Kasi yun lang available naming time every Sunday. So tara, papakita ko sa inyo yung mga materials na gagamitin ko sa pag-repaint. Let's go. So ito pala yung nabili kong bagong spray gun. Gravity type na siya. Mas maganda daw to sa malilit na compressor tulad ng gamit ko ngayon. Tapos ito, design siya sa mga base coat. Pero di ko sure kung pwede rin sa primer at top coat. So, testing na lang namin. So, itong gravity type kasi, kung maliit lang yung compressor mo, hindi mahihirapan. Kaya, ito yung kinuha ko ngayon. Ito yung dati kong, spray gun. Yan. Medyo, syempre, barado na. Kaya, nagpalit na ako ng bago. Tapos, parang napansin ko, mas maganda yung buga nitong gravity type. Talagang, triangle, makikita mo yung pagka-triangle niya na malaki yung sakop na kayang nakasing laki rin nung ang buga niya, parang kayang sakupin yung buong panel compared dito sa isang spray gun namin. Pero ito maganda rin to, kaso para karamihan na kasi gumagamit ngayon ganito na eh, kaya ngayon sinubukan ko rin. So ito, bumili rin ako ng screwdriver na parang may ratchet yun, para magamit namin kung sakali. Yan. Ito pala, nabili ko sa online lang. Sa Shopee. Kay Buildmate. Kilalang legit talaga yun na seller na yun. Malaking hardware siguro yun. So, ayan. Lalagay ko na lang yung link kung saan ko binili. Ito, sa Mr. DIY lang to. Kaya, hindi ko malalagay yung link eh. Diyan lang yan sa mall. So, ito lang naman yung mga nabili ko ngayon. Na magagamit sa pagpintura. Ito yung dati ko lang to. So, let's go! So, ito yung gagamitin namin sa pagpipintura. Yung mga materials, ayan. Ito yung prime top coat namin, matte clear. Ayan o, K92. So, nabili ko lang siya 500. Kasama na yung, niya, catalyst. Ayan. Ibang brand ang binigay sa akin. Plus, ito naman yung thinner namin. Kakabili ko lang ng isang araw. Bale, 600. 4 liters ata ito eh. Tapos, ito yung base coat. Weber brand din.
Ayan. Metallic green po na, nakaluan kong metallic green. Kita nyo ba? Yan, parang nag-glitters. Pero ang tapot namin matte, titingnan natin kung anong kakalabasan. Tapos kasama na to sa base, sa Weber na base coat, itong tatlo. Yung catalyst niya. Bale, nabili ko tong 1 to 50, 1 and a half liters. Itong 1 and a half liters tong base coat. Sana magkasya. So, ito lahat. Yan. Yung kagamitin namin. Weber na brand. Kasi Weber din yung primer namin. Except lang dito sa top coat. Kasi walang Weber na matte clear eh. Pero okay lang yan. Hindi naman magre-react. So, yan lang. So, yan. Magapintura na. Ayan, yan, no? Yan. Yan yung mga pintura. Hindi ibang gamit. Sabing init na yan. Ano na lang pala, no? Paunas-punas na lang. Mm-hmm. Bagay, makatuyo man yan. Pilihan na namin to. Ang init man ngayon. Oo. Pag lang may maka... Yung... Pinatimpla ko na ano... Metallic green. Pintura na ng green, base coat. First coating ata ito. Pintin na natin. Sana maganda kalabasan. Oh, sana all. Ito sa mga maliit lang. Kaya, kinakapasahan. Wow. Ito na yung kinalabasan. Ilang coating na kaya to? Ako ba? Yun. Tapos nagkaroon na. Ito na, first coating. First coating pa lang yun. Mm-hmm. Final color na yan? Mm-hmm. Ganda. First coating pa lang to. Ang posisyon. Ito yung mga ibang. Dapat linggo. Karoon na muna ang gagawin. Dadali naman dito? Oo, dadali dito. Ayan. Ayan, igrahin mo lang muna yan doon. Nakagin yung pintura. Ayan. Ay, ito nga. Ay, ito. Bumulog. Hindi gaano ka-perfect, pero okay lang. Okay na yan. Metallic green with matte finish. Okay na yan. Ito yung pinturo. Ay, top coat. K92 matte finish. Metallic green. Ito yung isang pra... Try natin, baklasin. Anong tsura? Sa init. Yan. K92. Yan o. Ay, balik ko. Okay ba na yan to. Yun. Glitter so. Tapos matte finish siya. Matte clear yung top coat. Unang buga.
Alit lang natin. Kaya nahulog. Ito na yung finished product ng pagdi-DIY repaint. Ayan. Bale, metallic matte finish. Weber ang ginamit naming paint. Kung mapansin nyo, meron ano, para mga imperfection dun sa body. So, dun yun sa lata, hindi na namin masyadong binanata ng masilya. Kasi dating, medyo bulok na lang yung door dun eh. Ni-repair na lang ng fiber. So, hindi na namin nahabol. Pero okay lang. Importante, protected na yung body niya sa corrosion. Tapos, ayan, metallic matte finish. Ayan. Nagiglitters yun eh, pag nainitan. Yun. Smooth naman to. Pero, yun talaga, meron doon na part. Kaya na, okay lang naman. Tapos, pakita ko yung ano, yung reboot na yun. Next week, lalagay ko na yung mga plate number sa ilaw. Ito, dinap nyo ulit dito kasi may nalagay naman dito yung parang garnish. Dito, lagay ko na yung ilaw mga next, this week. Papakita ko sa mga. Tapos, yung loob, dinamay na rin. Binugahan na rin. Pero di naman tinodo. Basta binugahan lang na konti. Para pumantay dito. Ayun yung mga ibang parts niya. Ito, grill. Nag-isipan ko pa kung anong color, pati nung bumper. Ito yung sa wiper. Ayan, lilinisin pa rin yan. Ang may kulob na eh. So, yun lang. Ito yung, ano yan? Handle ng door. Ayan yung mga bolts. Hindi ko na alam ito eh. Hindi ko natanda ko nung sa nakalagay. Basta yan na yan. Palitan ko na lang lahat. Ito yung sa door. Kinonvert ko na siya sa manual. Pero dati itong power window. Hindi ko na inalis yung wiring para kung sakaling maisipan mag power window, andyan pa rin. Ay, di po. Wala, hindi po tuloy na. Ano may sumasabi? Ay, ayun. Kailangan pa nito ng pag-a-align itong door. Ayun o. Ayun o. Align ko na lang. Ayan, kasi hindi pa rin. Abante ko pa tong fender para di siya sumabit dito. Ayan. So, bali yun lang lahat ng nagawa namin. Mag-update na lang ako next week. So, peace.